Papakita ko sa inyo yung aming pagkain. Kakain tayo. Lalakpang tayo, mga besh. Ayan, ito ang aming pagkain. Sinangag. Luto lahat yan ni Palmasyo. Ng aking hubby tot. Ayan, ito naman ay tinolang manok. O, diba? Papaya. Asayote pala yung nilagay niya. Tsaka, malunggay. Ito ang aming kanin. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Ito sinangag. Nilagay mo yung cordon bleu? Sana all. May cordon bleu. Tapos lalagay tayo ng kanin na sinangag mo yan. Diba? Kumain ng gulay. Ikaw, ano yan? Puro sinangag. Kumuha kang ulam. Hoy, ito yung sagutang papel ha, hindi dyan sa module. Bakit kakain, kuya? Ito naman, puro kain. Wow! Mamaya ka, abugbog ka ng module mo mamaya. Oh, ano nang gagawin mo, Jayden? Wala ka pang module, anong inutos ko sa'yo? Maghugas ko yung pinggan. Oh, maghugas ka na doon. Okay, ha? Huh? So may upuan na maliit o dyan. Alisin mo yung ano dyan, nakaharang. Ayusin mo yan, Jayden. Ha? Bakit ka ba nakikikulay, Jayden? Ha? Naku. Sige na, Jannica. Ikaw na gumawa niyan. Huwag mong inaano yung kuya mo dyan. Hindi niya ano yan. Ano pa ang may tunog dyan? Ano yan? Ano yan, Jannica? Ano yan? Coconut shells. Coconut shells po. May tunog po yun. Yung ginaganito po. Ah, ganun ba?
Ano to? Ano to? Wala po yun. Ano pangalan? Ano papaya pangalan? Po yun? Papaya. Hmm. Ayan, wala yung kulay. Oh, ano pa? Ano pang may tanog? Ano yan? So ayun, galing kami ni Jomar doon sa ano ni Jaden sa lead, sa parent leader ng nakananay ko, yung grade 3 kay Jaden. Ang module na natanggap nila this week is pito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos ito, 7. Hello guys! 7. Ayan, seven, pang 7 yan. Buti na lang, pito lang yan. Kasi Martes na sila nagbigay ng module, tapos kailangan na yan ipasa sa Friday. So, 2 days na lang ang natitira. Kailangan matapos lahat yan sagutan. O diba, ang galing talaga nila. O, ang dami yan. Tapos, nagsisimula pa lang si Jaden sa pagsagot. Sa science. Ayan, madami yung science. May lesson 1 tsaka lesson 2. O, diba? Ang galing. Tapos, last week, 10 yung binigay nila. Ilang days lang sinagutan yun. 10 module. O, diba? Ganun ako kabisi, guys. Diyos mo yung marimara. Ito naman si Jenica. Ayan, nasa musika na siya. Ganun din. Madami rin. So, ayun. Share ko lang yun sa inyo. O, diba? Ang sakit sa ulo, guys. Masakit talaga siya sa ulo. Ang daming kailangang gawin. Ang dami pang kakalatan sa buhay. O, diba? Ang galing talaga. Nakaka-stress. Pakita ko sa inyo, guys. Naglalabay yung asawa ko. Daming labahan, boss. Ha? Kaunti lang. Inubos mo ba? Durado kayo, inubos mo ha. May laman pa pala to. Kunin mo na yung mga bedsheet doon. Weh. Wala ka nang ginagawa. Ako? Tabukas mo kay kuya. Hindi ba nakikita ang nagtitiga? Doon sa labas ka ako. Hindi ka na nagsusulat doon? Bukas na naman yun. Ha? Bukas na. Bahala ka dyan. Tapos na yan. Ay grabe. Nakahubad-hubad pa si Chong. Ay nako Chong. Ayan o. Dami mo. Utot mo. Hindi ka naman macho. Macho ka ba? Kunti nga lang yung labahan mo. Eh. Dapat hinubad ko na yung mga bedsheet dun eh. Nakalim ba yan? Ha? Live? Hindi ka nakalive ba? Ba't ko ilalive? Buong talaga. Tayo guys. Ano yung kinakain mo kanina, Nika ko? Wala po yung water. Breadstick ko. Breadstick. Nasaan na? Ubus na? Na po. Ubus na agad-agad? Yung isa na lang po natitira din sa rib. Mm. Gusto mo ba to? Guys, kain. Sarap-sarap yan. Nga? Wala po po. Walang, wala sa unsafit? Wala po. Laktawan mo muna. Tatanong ko sa teacher mo yan. Anong gagawin dyan? Tingnan mo mabuti ha. Baka mamaya may what can I do dyan. Ano mo nga? Ano, wala nga. Hanggo na muna lahat yan? Tama yung mga sagot mo na yan? Hindi ko po alam. Ay, hindi ka sigurado sa sagot mo? Sigurado. Sigurado ka pala eh. Ba't di mo alam? Hindi mo alam kung tama. Kain tayo. Kain. Ba't di ka sumasagot dyan?
Sagot nga. Kuya, oh. Kala mo, hindi kita bibigyan, oh. Galit kasi ako sa kanya kanina, guys. Na makulit, eh. Maganda po ba? Ilalagay ko pa yung mga bakit. Ba, ay, Diyos ko. Bakit nandiyan ka, anak? Bakit nandiyan ka na naman sa module? May answer sheet tayo, eh. Ito, oh. Ano? Ano ko po labi? Nasaan ba? Ayun ako patuwawak. Nasa labas. Nasaan ang lapis mo ba? Ito ako ito eh. Dalawa lapis ko. Ayan yung saka ito. Ibigay niya siya din mo. Ano ang kulang sa kinakain ni Mark? Kulang po. Kulang daw sa ulam. Kasi guys, ito ang kinakain ni Mark is kanina may sabaw na tubig at asin lang. Tanghalian niya. Tapos, ang tanong dito ay, ano ang karamdaman niya? Di, ayun siya, malnourished siya kasi nga, well, ano siya, kulang sa, wala siyang, ano, yung kanin na may sabaw at tubig na asin lang yung kinakain niya. Ayan, malnourished. Kulang siya sa nutrisyon. Ito yung sunod na tanong. Ano ang kulang sa kinakain ni Mark? So, syempre, kulang siya sa nutrisyon. Ang sagot ni Jayden, kulang siya sa ano na? Kulang daw sa ulam si Mark. Wala daw siyang ulam. Anak, eh, kasi daw kanin lang daw ang kinakain tsaka tubig at asin. So kulang nga naman talaga sa ulam. Kasi walang ulam si Mark eh. Kaso anak, Diyos ko po, malnourished nga siya eh, malnourished siya kasi payat siya, 'di ba? Yan si Mark, hindi siya kulang sa ulam ha. Hindi siya kulang sa ulam na ka. Magbasa kang maayos. Ay, talaga naman, Diyos na yung marimar. Hoy, kulot! Hoy! Ika nandyan. Ang sagutan mo, intindihin mo. Pinapahirapan mo yung sarili mo dyan. Nabilisan mo. Paano ba gawin mo ganito? Ano? Ayan, gayahin mo lang yung ganyan, oh. Hindi ko pa magawin. Ay, sos. Gayahin mo. Mahala na, hindi ka na nagawin. Gayahin mo yan. Ayusin mo. Gandahan mo yan, ah. Mark at Ruel at Ben sa pahinanay. Okay na yan. Sagutin ang pahinanay kayo sa wala. Ano, yan, ganyan. Sa oh, diba? Natapos na rin. Patingin nga ako kung pareho. Oo, oh, ba? Pareho nga. Kayo na humusga. Kaya. Ano? Kaya si Mark at saka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayusin ang bilang, ha? Siguraduhin mong tama yung mga sagot mo dyan, ha? 14.